Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobre Kapampangan. Kumusta na po kayo? Nandito ngayon ako sa Jeddah Islamic Court. Nakikita ninyo, ayun, tanaw na tanaw ninyo yung flag pole ng Saudi Arabia. Yan yung pinaka mataas na bandera dito sa Jeddah. At ito yung world tallest flag pole in the world. Ayan, dito yan sa Jeddah. Ngayon, dito ngayon ako sa Islamic Court dito sa Jeddah. Ilalim ng tulay. Nakikita ninyo, napakaganda ng lugar at ang karagatan, asul na asul. At dito, yan, tanaw na tanaw mo yung mga barko dito yan sa Islamic Court. Ito yung tulay na nag-uugnay sa papunta sa Taif, papunta sa Abha, sa Jizan, Alit. Ayan, at doon na yung papunta yung sa Jeddah. So dito guys, every Friday makikita mo dyan yung mga Saudi. Dyan sila nagpipipiknik, naggagagala, nagpapabanding yung mga family dyan. Makikita ninyo. At ayan, matatanong ninyo yung seaport. Ang ganda-ganda o, tingnan ninyo o. At ang lakas ng hangin, fresco. At dito, yan, kawis din ninyong maglakad-lakad, mag-jogging-jogging dyan. Nakikita ninyo, ayan yung tulay na nag-ugnay papunta sa Jizan, Alit, Abha. Ayan, at doon yung Jeddah. Ganda-ganda o, tingnan ninyo o. At doon yan yung mga kabataan, doon sila nagdududuyan kapag nandito sila sa lugar na ito, sa park. At dyan sa site na yan, dyan sila nagpipipiknik yung mga asasawa nila, pamilya. Ayan, at dito sa site na ito, yan yung daan papunta doon sa lugar sa Skornetz. Ayan, ito yung mga ano, tuyan. Dyan nagtutuyan yung mga kabataan hanggang doon sa dulo. Punta tayo guys, balik tayo sa pagkabata at magduyan-duyan tayo dito. Diba? Sarap-sarap ng hangin dito guys. Nakakawala ng problema, parang balik ako sa pagkabata ako. Diba? Kikita nyo oh. Ayan, meron pang isang duyan dyan oh. Wow, fresco. Ano na tanong mo yung si Freeport dito sa Jeddah. Ayan o, nakikita ninyo. Parang bumalik ako sa pagkabata ko. Diba? Ayan o. Ang saya-saya. Kapag gusto kong maggala, ayan, nandito ako, pumupunta kami dito sa Jeddah, sa Islamic Seaport. Yan, makikita nyo dito, yan yung, ano na yan, park na yan, yung mga Saudi. Every Friday, Saturday, yan, nandyan sila, nangangawil. Nangangawil ng mga isda. Naalala ko yung bata ako, oh. Tingnan ninyo, oh. Diba? Dito kasi sa, ano, sa Saudi, kapag
wala kang gaanong mga kaibigan o mga kakilala, talagang maboboard ka, nakakalungkot. Kaya sarili mo rin yung kailangan na anihin mo, libangin mo yung sarili mo para magtagal ka dito. Yan sa mga mag-a-abroad dyan, payo ko lang sa inyo ito, lalo-lalo sa mga kabataan dyan na mag-a-abroad. Tiyakin nyo lang sa sarili ninyo na kapag nag-abroad kayo, isa lang, alang nyo rin yung inyong mga pangarap, inyong kapakanan, at inyong dadatnan dito. Kasi may mga siniswerte, may mga minamalas, at marami ang talaga yung mga nabibigo na umuwi na talagang hindi nila nakamit yung kanilang mga pangarap. Kaya kapag nandito ka na, kailangan kung ano yung mga buhay-buhay dito, pag-aralan mo. At lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, na mga kadama, ayan marami mga pumupunta rito na yung ano nila, pinuntahan nila, lalo-lalo sa kanilang mga amo, ay talagang minsan minamalas sila na ang kanilang mga amo ay hindi sila pinapasahuran, hindi maganda yung kanilang pinuntahan, ginugutom sila, kulang sa tulog, sobra sa trabaho, delay ang mga sahod. Kaya yung iba, yan, naisipan na nga na tumakas. Huwag nyo pong gagawin yun, kasi kung ang pagtakas ay hindi solusyon yan, lalo kayong mapapahamak at lalo kayong magkakaroon ng problema. Alam nyo, kapag nag-abroad kayo, talagang kasama na yan sa buhay yung talagang tiis, hirap, sakripisyo na mapalayo sa pamilya. Talagang dadanasin mo yan bago mo makamit ang pangarap mo. Hindi ba instant yan na kapag nangarap ka, nandyan na kagad. Maraming mga OFW na dumadanas niyan. Minsan yung iba, yung mga nag-a-abroad, mas nasisira pa yung kanilang mga pamilya, nagkakaroon pa sila ng mga maraming utang. Totoo po yan. Kaya kapag nandito ka na, pahalagahan mo yung kinita mo. At sa mga nasa Pilipinas dyan, yung mga pamilya ninyo, bigyan nyo ng halaga yung kanilang kinikita. Hindi lustay na kayo ng lustay, happy go lucky. Hindi yun every month kumikita kayo at every month gumagastos kayo at nagpapakasaya kayo at wala kayong iniisip, kundi yung puro kalayawan, puro kasiyahan. Wala pong mangyayari sa inyong mga pamilya kapag ganyan kayo. Oo, nangarap tayo mga OFW na ibigay lahat yung mga pangangailangan ng ating pamilya para umasenso. Tama po yun, pero kailangan maging matalino din po tayo, lalo sa paghawak ng pera. Kasi po ang pera dito, hindi po basta-basta kinikita, talagang pinaghihirapan. Sana alam din yan ng mga pamilya natin nasa Pilipinas. Huwag po tayong maging maluho. Yung inipon natin at yung mga kinita ng mga pamilya natin, itabi natin, mag-invest po tayo. At yung kapag magpapahinga na yung ating mga pamilya na nandito sa abroad, ay pag-uwi nila ay meron silang nakita o mga pinagpaguran. Kaya yan, hindi lahat po na nag-a-abroad ay maganda yung kahinatnan nila. Mas marami pa po yung mga nagiging, kumbaga, yung kanilang pangarap ay nasisira dahil sa mga kahinatnan ng nangyari sa kanila. Napakalakas ng hangin dito, oh. Tingnan ninyo. At ang ganda-ganda, nakikita nyo naman, oh. Diba? Ang presko. Kaya nakipagkwentuhan po ako sa inyo at nalaman po ninyo itong mga buhay-buhay namin dito. Bilang isang OFW na katulad ko, ayan, naibabahagi ko lamang po sa inyo itong buhay-buhay dito. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin dyan na katulad ko na nagtatrabaho sa labas. Ayan, hindi din po maganda yung mga kahinatnan nila, lalo-lalo na kapag ang kanilang mga kumpanya, di rin sila sinasahuran ng maayos, delay ang kanilang mga sahod, di ba? Marami pong mga nangyayari na ganyan dito.
Yung iba, lumilipat ng kumpanya. At yung iba, hindi nasasahuran. At marami pong mga ganyan na sitwasyon dito. Maniwala po kayo. Kaya ito, naikukwento ko lang po yung buhay-buhay namin dito bilang isang OFW. At yan, nagkukwento sa inyo para malaman ninyo kung ano yung buhay-buhay ko rin dito. Hindi nakikita nyo lang na nagpa-vlogs po tayo dito at pinapakita yung lugar. At nagkukwento rin po ako sa inyo kung ano yung buhay-buhay ko dito, yung mga lugar na pinupuntahan ko, kung ano yung pamumuhay, kung paano dumiskarte. Ayan, bibigyan ko po kayo ng tips, lalong-lalo na sa mga kababayan din natin dyan na mga baguhan. Ang paghawak po ng pera, kailangan ayusin ninyo kapag kumita kayo. Itabi ninyo, huwag ninyong lahat lalaspagin, lalo-lalo sa pamilya natin na nandyan sa Pilipinas, huwag po tayo maging maluho. Kailangan magtabi din po tayo. Hindi sa lahat ng oras ay kumikita yung ating mga asawa dito, mga anak, mga kapamilya natin. Kailangan maging matalino po tayo, lalo-lalo sa paghawak ng pera. Kaya lang po ang may papayo ko sa inyo. Ako po sa tagal ko na rin sa pag-abroad, nalaman ko na rin po kung ano yung mga buhay-buhay dito. At yan, isishare ko rin din sa inyo kung ano yung mga buhay ko rin dito at yung mga nagagawa ko rin at nasasabi, ang nakukwento sa inyo. Ako po, sa tagal ko na rin dito, sa 10 taon ko na rin dito, ay nagpapasalamat din ako kay Ala, ginabayan niya rin ako at lalo-lalo na nagpapasalamat ako sa kumpanya ko at maganda yung napuntahan ko. Okay naman, sa pasahod, on time, sa mga benefits, at sa mga benepisyo, lalo-lalo sa kapag nagkasakit ka, yan, on time din, walang problema po kaya tumagal po ako dito sa aking kumpanya. Pero yung ibang kumpanya naman, ay hindi natin masabi na maganda o pangit. Basta meron po mga kumpanya na hindi maganda yung magpasahod, delay. Pero dito sa kumpanya ko, ayan, okay naman, on time. At tumagal na rin ako dito sa trabaho ko. At sa dito sa sahod din na rin. Diba? Ayan, nakikita ninyo yung tulay. Oh. Yan po yung sa Freeport. Ang ganda-ganda. Parang yung sa San Francisco Bridge. Diba? So, ayan guys. Sana meron din kayo natututunan dito sa pina-vlogs natin at kinukwento sa inyo sa mga kababayan natin dyan na nanonood sa aking vlogs. At sana lagi nyo po akong susuportahan. At ayan, mahigit na 1,000, mahigit na yung aking subscriber. At sa mga magsusubscribe po sa akin, nagpapasalamat po ako. Hindi po basta-basta itong mga ginagawa namin dito na pagpa-vlogs dahil po dito sa Saudi Arabia. Alam niyo naman po ay talaga napaka-stricto na lugar. Hindi ka basta-basta magka-cuts ng mga lugar na hindi angkop sa iyong mga content dahil talagang makakasuhan ka lalo sa pagbibideo mo sa lugar, sa mga tao, sa mga publiko, lalo sa mga kababaihan na hindi natin pwede silang video-video na ganyan. Pero yan, okay naman po yung mga ginagawa natin. Nasa publiko at hindi naman masyadong stricto dito sa lugar na ito. Kaya yan, nakakapag-video tayo. Yan, maraming salamat sa panonood. At sana huwag niyo pong kalilimutan to subscribe ang aking YouTube channel. Pobreng Kapampangan, and click the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload natin. God bless po, Pobreng Kapampangan. Enjoy watching po. Aray ko. Aray ko. Naano ko. Natibag ako dito sa pa ako ng camera. Na-disgrasya pa ako. Nag-alusan pa ako, guys. Tumano ako dun sa patutunan. So, ayan. Enjoy watching po.